layup, but he'll get the ball back. Good pass inside, and Ninam with an easy basket. Here for the Philippines. Kabinbin, her pass goes to Animam down low. Jack, patient move as he scores off the glass. Thai coach wanted a travel, but she's held her pivot, surveying the floor. Nice layup. What are the defensive adjustments needed for Thailand? They need to stop plays like that. Minutes in the first half after committing a couple of early fouls in the second period, but Jack Daniel immediately goes to work with. Good pass. That is Anima completing the play. She has 15 points in the game. Just on a roll right now. Hello. Bash! Ganda lang t-shirt. Oh, di ba? Sinakto ko pa para ano. Ganda t-shirt na talaga. 14-0 yan eh. Sinakto ko pa talaga. And thank you sa oras mo kahit short notice. Ha. Walang ano man. Inaantay ko lang talaga. Baka, lagi kong binubuyo yung story mo. Sabi ko, gustong-gusto ko lang mag-reply. Baka pwede ako. Pwede ako. Baka gusto mo. Sabi ko nga, papasukin ko din yung women's basketball. Kailangan lang na magkandang timing. Sakto, women's month ngayon. Siyempre, sabi ko, first na first ko dapat si Jack Animam, ang ano, ang GOAT of Philippine women's basketball, di ba? Pero thank you sa short notice. Ah. Thank you. Ah. Kahit... Hindi, alam mo, inaabangan ko talaga yun. Inaabangan ko talaga na i-chat mo ako. Dahil, kasi alam kong sobrang busy ka ngayon dyan sa Taiwan. So, ano yun muna. Guys, I'm with Jack Animam. Ano ba ang mga accolades nito? Puta, sobrang dami kasi. NU Lady Bulldog, 5-time champion, 3-time MVP, 4-time MVP. Dalawa lang. Isang season, isang finals. Okay, isang season tapos, MVP, isang finals MVP. Tapos, Rookie of the Year. Oh, Rookie of the Year. Tapos, ano yung record mo? 60? 78 lang ako kasi wala ako nung finals. Eh. So, ilan ang palalo mo? Lahat-lahat? 78. So, 78. Ano na ang record? Ang record ng total ng NU, 96-0. 78 ka doon? Oo, 78 ako doon. So, 78 straight wins. Okay. Hindi ka natalo buong college life mo? Sa UAAP, hindi. May talo pala kayo? Sa pre-season? Off-season? Pero tinamad kayo. Ano? Sabi na, aaminin na niya. Kaya naming manalo, pero siyempre siya yung coach. Gusto niyang turuan kami ng leksyon. Sabi ni Coach Pat, ngayon na matalo, wag lang sa UAAP. Parang kailangan niyo maramdaman to. Parang 1 point lang ata talo. 1 point lang. Nasakto ni Coach Pat yun. 1 point yung talo. Galing ah. Ang mastermind ng women's basketball talaga. Hindi, sige, pero yun nga, I'm with Jack Animam who is currently in Taiwan. Tama? Kumusta ka dyan, Besh? Tatayin muna, yung ano mo muna, yung current state mo muna dyan. Siyempre, may pandemic, di ba? So, kumusta dyan? Dito wala, ano, normal dito. Normal dyan? Oo. Oh. Ah, sana all. Normal dito. Talaga, dito ang gulo eh. Ito na si Jack, one of the, kumbaga ito nga, feeling ko goat of ano to eh. Sino ba ang goat? Sige, sino ang kalaban mo sa goat conversation dito sa Pilipinas? Sa women's basketball? May ganun ba? Hindi ko alam, pero... Ikaw, alam mo, kilala mo lahat. Sino ang kalaban mo? Si Afril? Wala, hindi ko siya, di kalaban, pero goat yon si Ate Afril talaga. So, sino nga, sige, sino ang goat sa'yo? Kasi, syempre, maraming nauna sa akin kay Ate Afril. O, so, sino nga ang goat sa'yo? Pero yung generation na naabutan ko, ha? Grabe mga disclaimer nito. Siyempre, mahirap na. Magalit yung mga ate niya. Maraming ate. Nauna, syempre, hindi ko na medyo naabutan. Pero yung talagang nakita ko, Ate Afril talaga. Ate Afril talaga. Tatanong ko nga si Ate Afril na din kung sino ang goat niya. Baka naman ang goat niya, ikaw, nagkukukingan lang kayo, nagpapasahan lang kayo. Jack, Animam, makikipagkwentuhan mo naman kay Jack. Kasi syempre, ano eh, kumbaga, gusto ko rin malaman yung story mo coming from pagkabata mo, tas na in love ka sa basketball sa pagtanda mo. Finally, meron tayong women's basketball player sa channel natin. Yes! Perfect ang paso. And by the way, guys, Women's Month ngayon. Okay, yeah. So it's Women's Month and yun, gusto natin bigyan ng ano din, kumbaga gusto natin malaman din yung story ng mga women's basketball player natin and sino pa ba ang uunahin natin kundi si Jack Animam nga. Goat nga. Eh, hindi niya aminin pero ang goat na nga. So, Jack, kwentuhan mo
muna ako kung ano, yung, kumbaga yung growing up years mo. Yung na-in-love ka sa basketball, sa nagsimula. Ganyan ka na ba kalaki nung pinanganak ka? Mga ano ka na ba? 5'11", 6 ka na ba? Mga 10 years old ka, ganun? Mga, well, 12 na mga 5'11". Wait lang, para lang alam ng lahat na nanonood. Gano'ng kakatangkad? Ngayon, 6'3". Okay, so 60. Oo, guys, pag nakikita ko siya, medyo na tumitingala ako eh. Alright, so, saan nagsimula yung story mo? Kwento mo lang sa akin. Growing up talaga, hindi ako into sports. Wala. Ang sports ko, Jackstone. French garter, ha? French garter. No, Chinese garter. Harang Chinese garter pala, French garter. Chinese garter pala. Okay, so, yun talaga yung sports ko. Tapos, nung pagdating ko sa mga grade 4 ako, ganyan, grade 5, parang meron kaming sports teacher, PE teacher na, oh, merong city meet sa amin, city meet. Kailangan natin magpadala ng players. So, ang sport ko nun, badminton, no? Chicks na chicks! Badminton! Badminton yung sports ko noon. So, enjoy naman ako. Okay, badminton. Tapos, nung pagdating ko na, di badminton. Nag-dual event ako, pinalaro ako sa volleyball, pero wala talaga. Hindi talaga. Hindi talaga para sa'yo. Hindi talaga. Tapos na, di nag-city meet kami, may kumuha sa akin na teacher sa high school. Sabi niya, oh, dito ka mag-high school. Parang iti-train kita, ganyan, badminton, ganyan. E di high school na ako. Graduate na ako ng elementary. Wait lang, saan to? Sa Manila to? Hindi. Sa Bulacan to, Malolos. Malolos ka. Malolos represent ka pala. Okay, so doon ka lumaki talaga? Doon talaga. Okay. Badminton player ka, high school, badminton player. Oo, sa Marcelo H. Del Pilar ako nag-aral noon sa Malolos. E di yun. After 2 months ng pagtitraining ng badminton, nag-stop ako kasi nagkaroon ako ng allergies. Basta yun, ako. Di magaling na ako. Fast forward, no? Magaling na ako. Tapos, one day, nasa klase ako, nag-discuss yung teacher namin. Pinatawag ako, sabi. Ano, pinapatawag daw ako ng principal kasama yung advisor. Sabi ko, hala, ginawa bakit? Ako. Eh, nung time na yun, never pa ako nakapunta sa principal's office. As in, never. Sabi ko, hala, bakit? Kasama pa yung advisor ko. Ano, may kasalanan ba ako? Ano bang nagawa ko? Di ko alam. Tapos alam mo, pagdating ko dun sa principal office, pagkaupo ko, sabi ba naman nung principal namin, gusto mo ba maglaro ng basketball? Sabi ko, sir, ayoko po. Babalik ako sa badminton. Sige po, basta wag lang po basketball talaga. Sabi niya, sige na, kasi malapit na ulit yung city meet namin. High school naman to, secondary edition. Sabi niya, kasi kulang yung girls basketball team namin. Yun nga, nakita daw ako, malaki, ganyan. Malaki lang ako that time. Malaki lang ako, sabi ko, malaki lang po ako, pero ayoko po talaga mag-basketball. Hindi po talaga. Sige po, sir, kahit anong sports, sige po, magbabalibol po ako. Basketball talaga. Bakit ayaw mo muna na basketball? Kasi, nung time na yon, nung isip ko, and nakikita ko, ang mga naglalaro lang ng basketball, mga tomboy. Sorry, pero yun talaga. And yun nga, growing up, wala akong nakitang babae na naglalaro ng basketball sa TV, puro NBA, ganyan. Ang kasi importante dito, sa kanya nang galing yun na hindi sa akin, ha? Huwag niyo ako ika-cancel. Sorry, pero ito. Sa'yo okay lang, at least sa'yo. Totoo talaga. Totoo naman yun. Growing up, wala talaga may women's basketball. Nakikita ko NBA, PBA, ganun. So sabi ko, sir, iyoko po talaga. Parang sabi ko, hindi naman ako tomboy. Kasi yung nagbabasketball, tomboy, babae ako. Parang, ganun talaga. Bata ka pa nun eh. Hindi naman yun. Hindi ka naman aware eh. Hindi talaga. Yun yung nasa isip ko na. Volleyball ang pambabae, di ba? Oo, lalaki lang nagbabasketball. Nakita ko tomboy, hindi talaga. Beses isang oras kami nagpipilitan. Uwian na. Gusto ko na umuwi. Ang sakit na ng pet ko. Pipilit siya. Sabi niya, sige na, libre ka na sa field trip and all. Wala ka lang i-interview. May offer na siya. High school pala may offer. Sige na, sumali ka lang. Try mo lang. Sige na, ganyan. Parang pampamuno ka ng lineup. Uwing-uwi na talaga ako nun. Oo na ba ako? Gusto ko na umuwi. Sabi ko, sige na nga, oo ka na. Try mo lang, wala namang mawawala. Sir, sige po. Ayun, tapos kinabukasan. Yun na. Na-meet ko na yung mga teammates ko, yung coach. So wala kang alam sa basketball? Wala talaga. As in zero. Ni pagtakbo, hindi ko alam. As in kung parang, hindi talaga. Tapos nakikita ko sila, parang,
wow, ang galing naman nila mag-shoot, ang galing nila mag-lay up, ang galing nila mag-dribble, paano yun? Tapos, di ako nag-try. Di ako marunong mag-lay up. Paano ba yun lay? Lalo na yung shooting. Grabe, kahit ako, looking back, natatawa talaga ako. Alam mo yung shooting ko dati? Ang shoot ko, di ba, shooting, ganyan, yung normal. Ako, ganito ako mag-shooting. Paano? Paano? Ganon? As in, alam mo, hiyang-hiya talaga ako. Sobra, ang gagaling nila. Tapos ako parang, ang laki ko lang talaga, ban-ban ako. Ban-ban talaga as in. Minsan nga, nahihiya ako. Minsan pa, ayoko hawakan yung bola. Hindi talaga ako marunong. So, everyday ka na nag-basketball? Practice kayo, ganon? Oo, practice kami. Nung nag-city meet na? Nung nag-city meet na, ano lang, pang, wala lang, takbo-takbo lang ako doon. Gitna ka lang, taas kamay. Taas kamay lang, pang ilang, o kunyari, rebound bola, pasa, yun lang, takbo o rebound, pasa. Yun lang talaga alam ko dati. Sabi pa naman, parang, o pang ilang kayo ha, o tayo. At tapos, usually pa, yung babae sa gitna, laging, oy, taas kamay, taas kamay! Oo, eh, oh, para akong, okay, ganyan lang ako. Kahit yung bola nasa labas naman, pero nakataas kamay ka. Buong posesyon, nakataas kamay. Ganun lang, hanggang pagtakbo, nakataas yung kamay. Hindi, kasi, ano, I grew up sa women's basketball. Dahil kasi yung ate ko, naglaro sa Assumption Antipolo. Tapos, yung youngest sister ko, naging teammate mo pa, basketball but din. Pero nagsimula sa daddy ko yun, tsaka sa akin, na parang nakikita nila basketball yung hilig. So, medyo nakakita sila ng basketball. So, yun yung mga nakikita ko, yung babae sa gitna. O, taas kamay, ganun ka, taas. Lalo na yung pinakamalaki, o, pinakamalaki yan. Tapos, sabi lang, huwag mo ibaba kamay mo. Tapos, may makikita pa akong mga big man, nakapikit pa, pero nakataas kamay. Hindi ka pa na-inlove sa basketball? Hindi pa. So, nung naglalaro ka na, parang ano lang yun, wala kang choice. Parang, try malaki ko. Experimental. Oo. Ano, parang experimental moment. Laki anong lang. Year ka nito? Grade na ba ito o year pa? First year high school na ako niyan. First year high school, nag-city meet ka. Tinuloy mo pa dun sa next 3 years? Di ba nag-city meet kami? Actually, champion kami sa city meet. Punta, regionals na. Claraa, sa Zambales yun. Doon, wala kaming pinanalo ni isang game. Kasi magagaling na lahat. Oo, magagaling na yun. Iba't ibang region na yun eh. Wala kami pinanalo ng isang game. Tapos, okay, balik na kami ulit sa ano namin, sa school. Tapos, pinatawag ulit ako, hugutin daw ako sa ano, palarong pambansa. Eh, hindi ko alam yung palarong pambansa. Tapos sabi ng mga teammate ko, wow, parang yun yung parang pinaka big deal kapag high school kayong palarong pambansa kasi lahat nandun na. Kinuha ko ng Bulacan kasi Bulacan yung nag-champion sa Claraa. So, yun, represent kami ng Claraa sa palaro. Tapos, parang okay na, enjoy ko na natutuwa na ako sa na mga teammates ko. Wow, na ang dami ko na nakikilala, ang dami naging friends. Tapos, nakapunta na ako sa Pangasinan, yung pinakamalayo. First, hindi, Zambales, di ba? Tapos, Pangasinan, parang wow. Okay. Lumalayo ka na, ano? Oo, ang saya pala. Ganito pala yung feeling. Parang kahit wala kaming napanalo ni isang game. Pero yung memories, yung okay, yun yung parang na-enjoy ko. Okay, parang okay, sige. Pero di pa rin ako marunong no, di ba? Pero at least nakadilat ka na pag task ka na kamay. Nakadilat na. Medyo, nakakakuha na ako maraming rebounds. Maabot na rebound. Diba? Di, nag-shoot kami dun sa quarters namin. Tapos may lumapit sa akin. Sabi niya, ano? Gusto ko daw ba magpunta sa Maynila? Parang kilala ko lang kung sino yung lumalapit. And that, you know? Hindi pa siya. Hindi pa si daddy. Kasi ano to, Joan Carpio. Ano siya, dati siyang player ng Adamson. So, siya yung nagdala sa akin sa Maynila. Lalaro daw ako sa ano, kung gusto ko daw ba mag-Maynila, tas gusto ko daw ba maglaro sa national team. Ay, may ganun pala. Parang, wow. Pero wait, lahat ito yung basis nila is matangkad ka. Eh, oo, yun lang. Matangkad lang ako. Yun lang yung basis nila. Parang sabi nila, may potential daw ako. Oo, matangkad. Bukod sa matangkad ako, pwede naman daw ako matuto. Ganyan. Pero matangkad lang talaga ako that time. Tapos parang, syempre ako, wow, may Manila. Tapos may Philippine team. Meron palang ganun. Sabi ko, sige po, kausapin ko po ate ko. Kasi yung mami ko nag-OFW pa that time. So ate ko lang yung kasama ko. So yun, uwi na. Nasa bahay na ako, sabi ko sa ate ko. Sabi ng ate ko sa mami
ko, nung yung mami ko, ayaw, wag, wag, kasi bata pa nga daw ako, tsaka mag-isa lang daw ako doon, wag. Eh, yung ate ko, sige, 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 punta kami, hindi alam. Secret, di alam ng mami ko. Tapos, punta kami sa school, Adamson. Wow, ang ganda. Parang, wow, ang ganda naman dito. Ganito pala yung mga school sa Maynila. Ang laki-laki. First time ba sa Maynila nun? No, tapos, ewan ko, basta, yung ate ko pumayag, o sige, parang, try ka. Di, Adamson ako, second year high school na, doon ako sa Adamson. Besh, mas malala pala, mas magagaling pa pala yung mga tao dito. Dumating ako sa Adamson, summer yun. So, siyempre, summer, yun yung parang hard trainings talaga. Takbuhan. Singal kabayo. Di ako makasabay sa kanila. Parang, shit, gusto ko na umuwi. Wait, di, ano parang, ba to? High school pa ba to? College. High school ako, pero kasabay ko mag-training na yung college. Mga college. Tsaka first time mo yung talagang school team. Oo, first time talaga. Na, grabe, ganito pala dito sa Maynila. Bes, alam mo, gabi-gabi, umiiyak ako, tatawag ako, ate ko, gusto ko na umuwi. Ayoko na, nakakapagod, ang sakit sa katawan, takbo ng takbo. Tapos, lahat sila parang hindi napapagod, samantalang ako pagod na pagod. Tapos, ang gagaling nila lahat. Yun talaga, nakakahiya. Every after training namin, men's basketball ng Adamson, yung kasunod. Siyempre, shit, nakakahiya ka, Jack. Ang laki-laki, ang laki mo lang talaga. Yun talaga, ban-ban na ban-ban talaga. Sobra. But, to be fair, Jack, lahat ng probinsyano, kahit men's basketball, ganyan, ha, nasa shock. Kasi iba sa Manila, laki ng Maynila eh. Sa probinsya, oh. Oh, diba? Sino yung mga nakikita mo sa men's? Sino ito, yung players? Ito ko sa'yo, Jericho Cruz! Jericho Cruz. Di ko makakalimutan si Jericho Cruz kasi naging close kami si Kuya Jericho. Kasi binigyan niya ako ng sapatos. Kasi wala akong sapatos. Yung sapatos ko, running shoes na Mizuno, pambalibo. Jericho Cruz, Royder Cabrera, Rodney, yan, naabutan ko. Alex Nuiles. Pero si Kuya Jericho talaga yung naging friends, naging close, naging kid ko siya. Ganun. Yun nga, binigyan niya ako sapatos. Tapos parang ilang buwan na ako sa Adamson. Parang unti-unti. Wala, sige, ginagawa ko lang yung pinapagawa ni Coach Vega, sinusundan ko lang yung mga teammate ko kung ano yung ginagawa nila. Tapos parang, yun nga sabi nila na, nag-i-improve na daw ako. Unti-unti nag-e-evolve ako. Pero syempre, okay, sige. Pero okay, sige lang. Wala, diretso lang ako. Training, ganun, sabay. Tuto, tingin kung anong ginagawa nila. Tapos yun, hanggang sa di ko na namamalaya na medyo natututo na pala. So talaga, ano ka lang, sunod ka lang. Sunod lang sunod, talaga sunod ako. Ka sunod lang. Observe, ano, observe. Ganun. Gusto ko malaman paano ka nasungkit. So high school ka, Adam, second year. Buong taon, Adamson ka. Oo. Buong taon, nag-e-ensayo ka sa college team. Oo. Okay. Eto pa. Wait, di second year ako. Summer pa third year. Summer pa third year. Ayan eh. Merong 3x3, under 18. San to? Sa Bangkok to, Bangkok, Thailand. Ang teammate ko dito, si Ate Afriel, si Aliana Ong ng Lasal, si Nicole Cancio ng Ateneo, tas ako. So ano to? Selection? Oo. Maraming ibang nag-try out. Si Hazel Yam nag-try out eh. Try outs to. So nag-try out kayo lahat, kayo apat yung nakuha. Oo, kaming apat. At yung, yun, di, syempre, dami, ayos training kami. Syempre, si Coach Heidi pa that time yung head coach ng, national team. So, yun, training kami, araw-araw. Parang sa kanilang tatlo, ako lang yung saling ket-ket. Magagaling yung tatlo, magagaling. Sa kanilang tatlo talaga, kung saling ket-ket, pang-depensa lang, pang ilang, ganyan. Eto pala, di ko na kaya. Mini-message na ako ng NU. Ni Daddy. Mini-message ka na ni Daddy. Mini-message ako ni Daddy. Nag-meet kami. Daddy Pat Aquino, guys. Hindi siya. Sinong Daddy? Itago na lang natin siya sa pangalang Daddy. Wait, sino si Dad? Hindi, tayo na lang. Hindi, isa-sensor ko. Nakita mo may mga sensor ako dito. Gusto ko malaman talaga. Sensor to! Sensor to, promise. Kilala mo naman. Kilala mo naman. Actually, kilala ko pero nakalimutan ko yung... Oo, si Sir. Si Tritex. Saan ka nakita?
Hindi ko nga alam kung paano niya ako nakita. Ganito yun, kung paano ko nabasa. Nasa bahay ako ng kaklase ko noon. Gagawa kayong project. Nagpunta kami sa computer shop. Pag-open ko ng Facebook, syempre ba 12, 13 years old lang ako that time eh. Wala akong kaalam-alam sa... Wait, nasan ka nito, Adamson? Adamson pa ako nito. Second year high school. Bago mag... Ang bata mo naman naging high school. Bago kami umalis. Oo, maaga ako nag-ano. Bago ka mag 3-on-3. Oo, bago kami umalis pa 3-on-3. Open ako Facebook. May nag-message. Sabi ko, hala. Apelido lang alam mo. Apelido lang alam ko. Sabi ko, sino ba yan? Oh, di ba? Sabi ko, ah, ano to? Di ba SM to? Oo, sabi ko, SM to. Tapos, oo, yun. Tapos, binasa ko yung message niya. Sabi niya, hi, I'm, ano, from NU Management, coach, ganyan. Nakita kita, ang laki mo, ganyan, blah, blah, blah. Baka parang, baka gusto ko makita yung NU. Basta parang ganon. Tapos sabi ko, ha? Huh? Bakit? Parang, saan ako nakita nito? Ba't di ko siya nakita? E di syempre, reply ako, hello po, ganyan. How much po? Reply ako hanggang sa nagtuloy-tuloy yung conversation namin hanggang sa kung may gagawin daw ba ako ng Sunday, parang Sunday or Saturday, meet daw kami sa MOA. Siyempre ako, bilang, wala naman akong gagawin. Grabe ang inyo, bring out the guns agad ha, MOA agad eh ha, punta ka sa MOA, atin to. Punta sa MOA, punta kami sa MOA. Akala ko siya lang imi-meet ko, di ako na-informed, buong NU pala. Ah, yung team. Oo, nag-training sila sa ECOM. Shook naman ako, shit, parang hiya ako. As doon na, parang doon niya sinabi na, siguro mga ilang kita pa namin, doon niya sinabi na gusto niya akong i-recruit. Sabi ko sa kanya, sir, ayoko po. Di po ako lilipat. Sorry. Kasi nung time na yon, nung mindset ko sa Adamson, nakita ko na yung future ko. Buong 8 years ko hanggang college, Adamson ako. Siyempre, Coach Vega, parang wala rin naman ako masabi. Parang okay naman. So, doon na ako. Tsaka syempre, naka-adjust na ako doon. Parang okay na ako. Hanggang sa... Hanggang sa nilabas yung ano, perks. Eto, take note, hindi ko sinabi sa kahit sino sa pamilya ko or even sa mami ko na may kumukuha sa akin na ibang school. Ha? Sinarinig na kasi wala akong balak talaga. Wala akong balak that time. Thailand, okay, Thailand. Pasok kami ng quarterfinals, nalaglag kami pa semis. Uwi na kami. Besh, pag uwi ko, di ko alam. May, ano na, may time and place na nakaset kung saan magkikita kami kasama yung mami ko. Na-offeran. Shook naman ako agad. Ha? Paano nangyari to? Parang, eh wala, what? Dumiretso na sa pamilya mo. Eh, si... Besh, hindi ko alam paano. Wala ako. Si daddy dumiretso na sa pamilya. Pamilya, ayaw mo pa eh. Galing. Tas, wala na, syempre, wala na akong nagawa noon. Tapos nung bumalik ako sa Adamson, actually hindi na ako bumalik sa Adamson. Yung ate ko na lang yung kumuha ng mga gamit ko. Tapos okay na lahat pala. Wala akong kaalam-alam. Mag-e-entrance exam na lang ako sa NU. Matindi-tindi si daddy. Yun. Galing ni daddy. Ayaw mo ah. Sige. Hanap na ibang paraan. Grabe, sobrang ganun. Parang, medyo feeling important. Di naman ako ganun kagaling. Pero, wala naman akong Siguro naman, di ka nagsisisi. Siguro blessings in disguise na din yon. Kasi, wala akong masabi. Sobrang, wow. Oh, buti na lang, si daddy, mo. Buti na lang. Perseverance. Si pinursu ka talaga niya. Kahit sa likod mo na, hindi na niya sinabi sa'yo. Papursu ka lang. Biggest, nag-ano ako dito, tinatanggal ko naman pag talagang merong hindi dapat nalalaman. Pero, curious talaga ako, gaano kayo kaalaga sa NU? Grabe. Sobrang alaga kami sa NU. As in... Uh-huh. Sige, ako magkikwento para hindi galing sa'yo. Kasi, like I said, yung youngest sister ko, nag-champion din with... Actually, kabatch mo siya, di ba? Kabatch ni Jack yung youngest sister ko. My youngest sister, si Patty, nag-first year sa NU, kasama si Jack, nag-champion, tapos lumipat na ng UP, mag-architecture, nagkuha ng architecture. So, may mga nababalita from her kung gaano kayo kaalaga. So...